Buti nga ikaw, Tisoy ang tawag sa'yo eh. Eh ako, sa akin mas worse. Assalamualaikum. Sa video na ito, hindi ako mag-reaction video para i-promote ang kanta niya or itong kumanta, yung video niya music. Dahil alam natin sa Islam is hindi allowed. Lumilitaw itong screenshot picture sa Facebook at nagtataka ako, ano to, sino itong mukhang ibang lahi na ano meron. Ngayon, sa ako lang naintindihan, yung napanood ko yung video sa Facebook na interview ni Jessica So sa kanya at may nakuha akong punto niya kung bakit niya nagawa itong kanta, ano yung naging inspiration sa kanya or nagtulak din sa kanya dahil sa pinagdadaanan niya sa past noon, yung nakaraan niya mga hinanakit niya dahil nga tinatawag siyang Tisoy. So, buti nga ikaw, Tisoy ang tawag sa'yo. Sa akin, mas worse. Yun ang punto ko sa reaction video na ito. Una sa lahat, yung lyrics niya is may punto, may pinaghuhugutan. Buti pa siya, ipinagmamalaki niya na Filipino siya. Proud, Pinoy. Proud sa kultura o anuman dialect mo. Mapala, Ilocano, Bisaya man. Kita mo, kung yung iba mismo, proud. Dito sa video na ito, may pag-uusapan akong dalawang topic. About sa pagiging rapper niya, yung lyrics niya. At about din sa similarity namin na pinagdadaanan. So, kung siya, kaya siya nag-rap, no? Yung pinagdadaanan niyang hinanakit ng mga discrimination yung bata siya, yun ang nagtulak sa kanya mag-rap. Ako naman, ganun din pinagdaanan ko yung high school naman ako, yung bata din ako sa Pinas, dahil lumaki ako doon ng 17 years. Yun naman ang nagtulak sa akin, mag-vlog. So, paano nangyari? Ito ang story. At buti nga, tinatawag siyang Tisoy, di ba? Dahil nga maputi. Alam natin sa Pilipinas, maputi ka, may itsura, lamang ka. Ganun tayo minsan ka-racist, di ba? Medyo. Pero kung titignan mo sa ibang lahi, sa Europe, sa Western, mas gusto nila yung maitim. Karamihan ng lalaki, karamihan ng tao doon, kahit babae. Kaya nga pag andun ka sa Europe, pag brown ka, gustong-gusto ka ng mga tao doon, mga babae. Yun ang kwento din ng nanay ko dahil papa niya taga Switzerland. Yung pumunta siya sa Switzerland nung nagbakasyon siya, gustong-gusto ng mga tao yung kutis niya, brown. Kaya ang karamihan ng mga kano, nakikita mo mga Western, nag-aasawa ng mga brown, mga Asian, lalo Pinay, kasi gusto nila yung ganung kulay. Ako nga, may classmate ako dito na German. Classmate ko ngayon sa Arabic studies. At yung binibiro ko siya na kasi born Muslim siya doon na German. Sabi ko, so ibig sabihin marami din siguro mga Germany doon na mga Muslims na babae. Tapos sabi niya, ano? Yung mga mapuputi doon? Yuck! Sabi niya. Kung siya nga, nag-asawa siya na maitim, gusto niya. Nag-asawa siya ng taga-Africa na maitim. Dahil ayaw niya maputi. Kita mo, baliktad. Pero sa ating mga Pinoy, gusto natin maputi. Ayaw natin maitim. Medyo nagkapalitan lang, di ba? So, sa story niya, ayaw niyang tinatawag siyang Tisoy o maputi, no? Baliktad. Kung iba sa atin yung gustong-gusto, yung ganung itsura, maputi, foreigner, di ba? Siya, baliktad. Ayaw niya yung ganun. Gusto niya maging proud Pinoy. Gusto niya maging normal lang ang buhay niya. Maging Pinoy lang. Maging brown lang or simple lang. At naiintindihan kita dahil yung high school din ako, siyempre lumaki ako ng 7 years sa Philistine. Sa Arabic Philistine, sa English Palestine. Palestine po, Arab country, hindi po Pakistan. Lagi may nagkakamali sa pangdinig eh. Minsan may mababasa kang comment, ang Pakistan po, hindi po Arab country yan. Ang sinasabi ko, Palestine. Ang layo sa Pakistan. Pakistan, Palestine. Okay? Pakistan, Asian, Palestine, Middle East. Ang layo ng agwat namin. Kung sila, biryani, kami, hummus, falafel, hubus, Arabic ang salita. Parehas na nung medyo similar ng sulat. Parang Arabic din ang sulat nila, pero Urdu ang salita nila. Napakalayo. Ang layo na agwat namin. Katabi muna namin ang Jordan, Saudi, Iraq, Iran, bago Afghanistan, bago maging Pakistan. Mas malapit pa nga ang Pakistan sa Pinas eh. So napakalayo. Ngayon, minsan may makukuha kang comment na bakit magkamukha kayo. Eh syempre, anong tingin mo sa mga nakatira malapit sa Middle East? Itong linya na ito, na-explain ko na yan doon sa India na Bombay na video ko, na magkakahawig. Eh ang Pinoy nga eh, kahawig ng Indonesian, Malaysian, Vietnam, Thailand. Bakit magkakahawig? Kasi alam mo ang problema din. Ito yung mga pinagdaanan ko yung high school ako na gusto kong i-share. May nag-comment dati na alala ko, sabi niya ginagawa ko daw bobo ang Pilipino dahil sa video ko na shinare ko yata na tatlo ang lahi lang na alam ng Pilipino. Totoo naman eh. Hindi lahat. Siyempre yung mga grown ass ngayon, yung mga lumaki na ngayon na nakapag-abroad alam na. Ang tinutukoy ko is yung mga kabataan natin na kulang sa kaalaman. Dahil yung high school ako, hindi ako magsasalita na walang experience. Alam mo, marami akong gustong sabihin malaman sa video na ito, inshallah. Ano ibig sabihin tatlong lahi lang alam ng karamihan ng mga Pilipino? Check mo sa high school. Kahit yung public na high school. Anong alam nilang lahi? Pag sa Pilipinas, pag nakita kang maputi na matangos ang ilong, kano agad ang tatawa sasabihin? Kano? Amerikano? Hindi mo na aalamin na baka Canadian, baka Italiano, baka European, baka Russian. Hindi, basta maputi, matangos ilong, kano na agad, Amerikano. At ako minsan, nahahawa din ako sa pagsabi ng ganyan. Pag matangos ang ilong at maitim, kayo manggi, ay automatic Bombay.
Bombay agad, no? Mali pa yung pagtawag pa ng Bombay. Dapat Indian. Balikan natin yan mamaya. Ngayon, pag singkit naman, automatic agad inchik ang iniisip. O kaya Koreano. Hindi mo na inaalam, baka Japanese, baka Thailand, baka Taiwanese, or mga taga Mongolia o Dadiskan, kung ano man kan na bansa na yan. Kasi singkit din sila dun eh. Pero sa atin, singkit, automatic Chinese. Maitim na matangos ilong, automatic Bombay. Maputi matangos sa ilong, Kano. Dati din naalala ko may mga bata na, alam mo yung mga missionary na dumadaan, na mga Amerikano na mabuputi na missionary. Sabi na, oh, Bombay na maputi. Kasi porket matangos ang ilong, Bombay daw na maputi. Tapos balikan natin yung salitang Bombay, maling-mali pa. Ang tawag sa kanila, Indian. Ang Bombay, imbento na ng Pilipino. Sabi na galing sa Bisaya na something meaning Sibuyas dahil nga maamoy or ewan ko. Sorry sa mga nanonood na Indian na marunong magtagalog. Pero mali talaga. Kasi ang Bombay, is hindi nag-i-exist ang salita yan. Maliban lang, ito ay isang lugar, city. Sa India. Ito ang tinatawag ay Mumbai. Mumbai, hindi Bombay. Ngayon, imagine mo pag yung Indian tinatawag kang Manila. No? Pilipino ka na taga Manila, tawagin ka. Oh, Manila. Uy, Manila. Ang pangit, di ba? Hindi naman din lahat ng Pinoy is taga Manila. Bakit ka tatawagin ng Manila? Pilipino ang tama tawag. So sa kanila, ang tamang tawag is Indian, hindi Bombay. So yung high school ako, akala nila Bombay ako. Dahil sa itsura ko na maitim, matangos sa ilong, maitim ako yung high school ako. Sobra, oily face, alam mo naman yung high school life. So, minamalit ako lagi ako binubuli. Maliit, racist talaga ang tingin, ang baba ng tingin nila. Akala nila, ah, anak ng Bombay, oh, mayaman yan, pero nagpapautang lang yan. Nagpapautang ang iniisip sa akin. So, palagi ako binubuli yung high school ako. Dahil nga akala nila Indian ako, minamalit ako. At yung mga iba pa nagbubuli sa akin is mga Muslim na gangster, no? Mga gangster na mga kabataan na naturingan pang Muslim na hindi practicing. So yung nakikita nila ako, lagi ako binububog inuutosan na mag-uutos na ng tao na banatan ako sa school. So imagine mo, wala akong pinsan, walang kamag-anak, wala akong kakilala sa school, mga classmate ko, mga duwag din naman, di ako maprotektahan. So parang ang miserable ng buhay ko yung high school. Broken family na nga yung tao, yung bata, kagagaling na sa broken family na may pinagdadaanan sa pamilya, tapos ganun pa ang makikita niya sa school. Kaya sa totoo lang, lumaki din ako na may hinanakit, may sobrang galit. Imagine mo, minsan nananahimik din ako sa classroom. Sabi, yung malapit na kami umuwi, sabi ng isang classmate ko, mag-ingat ka sa pag-uwi. Ngayon, inaabangan ka daw dun sa gate. May mga, narinig ako dun, mga grupo na inaabangan ka daw. Sabi ko, bakit anong problema? Anong ginawa ko? Tinitigan mo daw ng masama kanina eh. Kung masama, ano, galit ka daw makatingin. Galit. Masama ka daw makatingin. Eh, ganito ang hugis ng mukha namin eh. Mukha kaming masama ang pamumukha namin, matulis. Nilikha kaming ganito eh. Maitim ang ilalim ng mata, matulis ang mukha, galitin tignan. Alam mo, kahit nakarelax lang kami, nag-i-imagine ako ng dagat or bakasyon or something na masaya. Ang mukha ko parang nakatulal ang galit. Pero sa loob ko, nag-i-imagine ako ng something na masaya. Ganun ang mukha namin sa panglabas, hindi namin makontrol yan. Ganun kamangmang yung mga bata na yun, sa totoo lang yung mga binata na yun yung time ko. Sobrang hindi nakakaunawa na, ah, Arabo yan. Hindi na matanggap na Arabo ako yung time na yun. Kaya nga, itong mga panahon yun, nag-start ako mag-vlog mga 2018 sa YouTube. Lagi ko nababanggit na ako ay Arabo, half, ganyan. May mga nabubwisit na sa akin, nagko-comment na sabi, ay mo palaging pinagmumukha na Arabo ka. Well, may pinagdaanan ako dati. Kaya nga ngayon, tinigilan ko na. Pero dati nga napansin ko, panay ko pinupush. Kasi may pinagdaanan ako miserableng buhay noon. Discrimination. Kaya ngayon ipinapamukha ako, hindi ako Indian, hindi ako Bombay. Ang sama na nga ng tawag, Bombay, napakamangmang na tawag. Sa totoo lang, Bombay. Nakakita ako ng tao nagsasabi ang Bombay, ang baba ng tingin ko sa kanya. Kaya minsan, ginagamit ko na din as a joke, no? Bombay. Pero sa totoo lang, hindi siya maayos na words, no? Pang bobong words yun. Sa totoo lang, sorry to say bobo, pero para masaktan yung taong nagsasabi nito, para tumigil. Kasi hindi siya nakakatawang salita, sa totoo lang. Medyo pwedeng gamitin sa joke, pero hindi talaga. Kasi alam ko ang iniisip ng Pinoy pag sinabing Bombay, ah, nagpapautang yan, 5-6, may amoy yan, no? Mababa ang tingin, taga-India lang yan, no? Pwede nang patayin anytime. Pero pag alamin ng Arabo, Muslim, mayaman tignan. Pag Arabo, mayaman niya tignan. Pag Muslim, takot niya na tignan. Di ba? So yung high school ako, imagine mo, hindi na alam Muslim ako. Kaya ngayon, nagulat din yung mga Muslim na nagbully sa akin. Yung simula na pupunta na ako sa lugar nila sa masjid. Gulat sila, bakit on dito? Ah, Muslim ka pala? Pero, paano ka naging Muslim o Bombay ka? Tanga din, no? Hindi nila alam na yung Indian, isang lahi to, na hindi pwede tawagin Bombay. Lahi to, tawagin mong Indian, at isa pa, sa India, maraming religion. May Christian na Indian, may Hindu na Indian, at may maraming Muslims na Indian. Mas marami pa nga Muslim na Indian kaysa sa Arabo na Muslim. Mas maraming Muslim na Indian. Kala mo lahat ang Arabo Muslim? Hindi, mas marami ang Indian. Ngayon, yun ang tingin nila. No? Sabi ko, hindi ako Indian. Sino may sabi sa'yo? Arab ako. Tatay ko, Palestino. At half ako, Pinoy ako. Proud ako sa dalawang, both proud ako sa lahi. Proud ako sa pagiging Arabo at Pinoy. 50%. 50-50. Parehas pagkain dito, parehas pagkain doon, parehas kultura the same.
Proud na proud ako. So, gusto ko din mamuhay ng normal yung high school ako. Tinanong ko nga isang classmate ko eh, bakit ba palagi na ako yung center of attraction ba tinatawag na yun? Yung lagi yun, ako yun palagi napapansin sa school, kahit wala kang ginagawa, mapababae man o mapalalaki, whatever. Sabi niya, in-explain niya, ano kasi, naiiba kasi yung mukha mo. At bihira lang dito sa school natin na may half din na katulad mo. Sa buong school ba naman na estudyante, bihira lang may katulad mo. Sabi niya, talaga ikaw mapapansin. Tsaka hindi, bihira lang kasi kami makakita ng may ibang lahi. Kaya ang mga tao. Kaya na naguguluhan ako na hindi pa ako pwede mamuhay ng normal na katulad nyo, hindi kayo pinapansin. Siguro magigets to ng mga nanonood ng mga magulang dyan na nakapag-asawa ng foreigner at yung mga anak nyo half. Alam nyo ngayon ang magiging sitwasyon nila sa Pilipinas. Pero kung ipasok nyo sa public, ay sa private, pwede pa. Medyo hindi ganun. Kasi sa private, medyo mas may advance yung mga estudyante iba doon. Pero medyo racist nga din yung iba. Medyo mayabang kasi nakapasok na din ako. Ngayon, gusto ko lang ipaunawa dito. Yun, lahat ng pinagdaanan ko din ng miserableng buhay na ganyan, ng pagbubuli at kung ano-ano pa. Ang nagdala sa akin ng nagkaroon ng maraming hinanakit sa puso ko. Yung dating tahimik na bata, iyakin na bata, mahiyain na bata, laking bahay na bata. Nag-iba na ngayon. Minsan nga, hindi ko makilala sarili ko sa salamin eh. Paano ako naging madaldal? Sa vlog? Pero sa personal pa rin, hindi pa rin ako pala tahimik pa rin. Kaya nga minsan may naninibago sa akin. Oh, bakit tahimik ka? Sabi ko, kwento naman talaga ako eh. Alam man, tatahimik din ako sa vlog. Sa vlogs lang naman ako dadaldal. Sa totoo lang, mahihiyain ako. Pero paano ko nagawa humarap sa camera? Pati ako, hindi ko din akalain minsan. Alam mo, di ba 7 million views na tayo ngayon sa YouTube? Nagtataka din ako, paano? Ibig sabihin 7 million na yung mukha ko na napanood ng mga tao. 7 million na tao na nakanood ng pagmumukha ko. Paano nangyari yun? Hindi ko akalain na balang araw itong mahihiyain na mukha ilalabas din sa social media. Hindi ko din kaya yun. Hindi ko din ma-imagine. So, kung siya, yun ang nagtulak sa kanya na mag-rap, ilabas yung hinanakit niya na maging proud Pinoy. Ako naman, yun ang nagtulak sa akin na mag-vlog. Kahit sa totoo lang, mahihiyain ako marap sa camera, mahihiyain ako magsalita, tahimik ako. Lahat yung nagbago dahil sa discrimination na gusto kong i-correct. Kaya simula pagdating ko dito, sabi ko mag-i-start ako mag-video, ipapakita ko yung mga misconception na mga discrimination nila, mga pagkakamali nila na akala nila ang mukha ng Arabo is iba, hindi mukhang Indiano, hindi mukhang Pakistani. Anong inaakala na mukhang Kano? Well, yung mga ibang Arabo yun, yung mga Syrian, Palestinian. Alam ko na dapat din ang itsura ko is dapat Palestinian talaga na maputi. Iba kasi mukha ng Palestinian eh. Di ba? Karamihan ng Palestinian is talagang sobrang puti. May mga kulay ang mata. Mukha silang parang pagka-European o Amerikano. Eh ako, nalahian ng Pinoy. Kayo manggi eh. Pero at least proud. Di ba? Nalahian ako ng Pinoy. Kaya nagmumukha akong sa Audi minsan ako maitim sa kung ano mang lahi. Depende sa suot ko din na damit. Kung anong suot ko. Nagiging itsura na iba. So, yun. Pero kung alam mo kung hindi lang dahil sa Islam siguro, baka matagal na din akong nag-rap. Kasi yung hinanakit yung, dala-dala ko yung mga time na yun, hinanakit na yun. Nakikinig ako kay Eminem, halos siya nagpalaki sa akin. Natuto din ako magsalita, mag-rap, mag-English, no? Kung ano-ano dahil sa kanya. Tapos sabi ko, balang araw gusto ko ito, ikanta, ganyan, ilabas, maglabas ng mga lyrics, ganyan. Sa kaya na parang nakikita ko sarili ko kay Easy Meal. Parang nakikita ko sarili ko. Pero lahat yung nagbago dahil sa Islam, alhamdulillah. Na alam natin na hindi tanggap. So, ito. Dinaan ko lang sa vlog kaysa sa kanta na maging rapper. So, yun ang ma-share ko dito. Ngayon, about sa mas mainam na ganitong klaseng rapper na nag-rap sa pagiging proud Pinoy. Kaysa dun sa mga ibang rapper dyan, sino yung mga rapper dyan sa Pinas na puro payabang na ng pera, babae, bahay, kotse. Na, alam mo, natatawa ako sa mga rapper na yun. Gagawin ko din yung video, ibang vlog abang dyan. Kasi pinagyayabang nila, yung mga nilalaman ng videos nila, mga babae, pera, lahat yan. Ano, bariya lang yan ng mga Arabo eh. Ano lang yan, tip. Keep the change lang yan ng mga Arabo. Pinagyayabang mo mga babae na kung sino-sino nang gumalaw at tumikim. Sorry to say, pero yun naman totoo, di ba? Mga buhay ng gangster. So, ibang pinagmamalaki mo yung mga babaeng sexy sa videos mo na kung sino-sino lang gumalaw. No? Eh, kaysa sa mga Arabo, mga mayayaman, apat ang asawa, malilinis lahat yan. No? Walang ibang nakaka-share dyan. Simula pagkadalaga, sila na nakauna dyan. Tapos ikaw, pinagyayabang mo lang. Itong mga rapper na pinagyayabang yung pera pero bariya lang yan sa mga Arabo dito na mayayaman. Pati yung mga kotse nila, collection lang yan nila sa basura yan at tip lang nila yung pera na yan. Diba? Yun yung mga rapper na pinagyayabang ko ano-ano pero bariya lang sa ibang lahi yun. Ito yung talagang may sense yung ano niya kahit paano, yung lyrics na proud siya sa pagiging Pinoy. No? Kesa yung mga rapper dyan na sinusubuan ng basura yung mga kabataan natin ngayon. So yun lang gusto ko i-share. Sana may naunawaan kayo sa video na ito, yung mga discrimination na pinagdaanan ko. Kaya panoorin niyo yung mga videos na about sa Bombay. At yun yung nagtulak sa akin na mag-vlog talaga. Kaya ngayon nag-gets niyo ako bakit ako may hinanakit noon kapag nag-vlog ako parang galit noon. Yung mga 2018 pa yun. Dahil sa mga pinagdaanan ko na yun. Ngayon nailabas ko na din siya sa video. Patawarin niyo ako kung sobrang haba nito. Masarap siya.